Kasi Razor Mid, you have the Brewmaster, tapos wala mo na BKB rito, pero si Smile Delicado, the body block is there for Taiga. May magti-TP, kinancel na, alam na siguro kinol ang buhay diyan. Mm-hmm. Kahit sabihin mo best hero mo tong Timber, pero kung kinounter ka talaga ng literal. Yep. Wala din eh. And guys, ha, after this series may announcement nga pala si Bald. I forgot. Mm-hmm. Munti ko nang di maalala mga tropa. Wala ba? Wala ba? Oh, big news pala yun. Ay, ano pala? Sorry. Medyo naisimulata natin ng konti, pero Razor, madadali. Nagganda na naman ng gapos dito ni Shep. Sabay out lang. Pagpitas ng isa, out na. Kaso lang, naiwan dito si BZM pa pala. Kala ko, safety na siya doon after Shackles. Kaso nahanap si Tiger. Kahit naka-BKB ka. Diba? No. Mahatak eh. Mahatahan ka pa rin eh. And si Tiger, hindi na niya maabot. Where are you going? Ganun na ako pag-react ng Visa. The slow is there. Di nga lang tumama yung plasma field. Feeling ko kung kumunekta yun, si Taiga mamamatay kasi makakasalubong niya si Gojira eh. Pero ganun pa rin, mamamatay pa rin. Vision, where's the jump para dito kay Taiga? Pero Whisper lurking in. Nahanap siya dito ni BZM. Eto na yung jump ni Taiga. Nature's Attendant, di pa naman level 6 to. Kulang pa ng a little bit experience para hindi nila ma-right-click gano itong Enchantress. Pero buhay pa rin naman. Pero yung focus nila dito is si Smile. And then na-rat na sila dito ni Omar. So far not good. Hindi not so good. Far so good eh. So far not good. Oh, yun nga. So far for, not good. Biscos. Ito, non-stop aggression. Look at Seb. So yan ditong dalihin si Stinger. Pero pipigilan sila ng Brewmaster. We're that slow. Shackles kumunekta ba? Hindi naman. Pero a little bit slow yung nagawa nila doon. But this time, level 6 na si Stinger. Pero nainitan, binatawa ng Ellie si Darkstar. Electric pa number 3. And Babayu Detective, Bayuragi, TP sa face sa mukha dito ng Beast Coast. Saka wala pa naman factor to. Ay, nag-ulti. Pero tapos na yata. Nako na Shackles. Pero konti lang. Fury Swipe, solid damage, enrage. Pero sa gitna, PC. Ay, gamahanap dito. Brewmaster, Primal Split, aabot! Just in the nick of time, and Taiga will be punished. Grabe yung play doon ng Viscos. Yung sequence, nakuha yung Aegis of the Immortal. They managed to take two supports, pero makakabawi. That's gonna be Enchantress na pang ano na lang, Himagas casualty. Oo, maghahabol pa. Ito ha, may Diffusal Blade na to. Darkstar, the Fury Swipe, right click. At least man lang makatakas, makukuha naman sa process doon yung Brewmaster. Pero BZM, makakapag-jump out yung Fissure. Oo. Ang nipis, parang pantulog ni Mrs. Tapos si Amarboy pa. Ito si Gojira, in-echo slam na. Kaya para at least bago mamatay. Diba? Oo. Ang worst part pa doon, Jay, nabuhay pa si Amar. Ano, nakapag-primal split pa, but still. So lang ha, Taiga, nakita niya dito si Smile. Nag-TP naman yung Enchantress to help Amar. Look at the confidence, sasabit, pabalik, alam niya kung saan siya mag-out. Pero medyo slam Darkstar. They want to find someone, and that's gonna be BZM. Nakasalubong, nakapag-jump. Pero Earthshock, where's the Fissure? Gojira, mapapatama ba niya? Inabot, mga kaibigan, sa dulo. Pero nasipa siya ni Taiga, Totem, after that blink, and now BZM once again makakapag-bunny hop, mga kaibigan, and Gojira will be punished sa aggression na ginawa nila dito. Meanwhile, Taiga, focus lang, look at the kite, Yule Scepter is there, K1, and natadyakan pa na Micro, tanggal yung Aegis ngayon, and Beast Coast, you want this, kaantay lang sila, wala nang kasama yung Ursa, pinabayaan na, iniwan na, sumama na sa iba, Darkstar yung teammates niya. Ang dali pa mag-out. Tapos kung titinan mo, minaks out dito ni BZM yung, ano niya, yung Heavenly Jump. Pag OG talaga lumalaro, they're on a mission, Seb. Mamamatay ba? Nandun si Amar. Titakedown siya dito ni Smile gamit yung Plasma Field. And naipit na si Amar, Diffusal Blade, right click. Pero makakasabit pa naman. Pero right, Link Dagger and then Totem. This time around, OG naman yung mapapunish. Seb and Amar, the duo. Para dito sa OG yung mabibigyan Darkstar. And kahit pa paano na-defend pa na nalang dito. Makapag-benefit to, especially kapag naging aggressive na yung Beast Coast. And now, Earthshaker nandun. Yung hanging habagat ni Seb, nahatak na siya dito, patay siya. And naabutan pa nila si K1. Wala itong kasama, Darkstar. Dalawa naman pa. Dalawa-dalawa yung nakukuha ng both teams natin. And nung first game na hindi nag-workout nga lang. So alam nila paano din counter. And kinaya din nila yung OG na Diffusal item build. Nahanap yung Zeus, Razor, di niya ma-right-click. Kidlat sa kidlat guys, pero mas mataas yung voltahe
dito ni Smile. So now, Earthshaker namatay pero tapos naman yung trabaho niya. That's a worth it trade dahil position to'y mapapatay nila. They're looking for Amar. Nandun yung Primal Split dito nung Brewmaster pero hanging habag at binato doon ni Seb sa low ground. Di masyado makagalaw. Eto si K1 pero Yuragi, BKB has been used. Hindi sila makakuha ng perfect target dito. Mamamatay yung Razor. Palipad-lipad lang si Seb, mga kaibigan. Kaso, nandito na si K1 to deliver some damage. And that's ayaba nila mag-slip away ito. Tignan natin, magko-contest. Pero double damage, ginamit na. Yung bottle, binaba na rin. Ready na, pero hatak by Seb. Medyo maaga ata ito. Mabibigyan siya dyan. And the Ethereal plus the combination BCM. The place Seb and the BCM connection. Nag-usap yun. Panigurado Darkstar sa play na yun. Totoo. Kinuman na ni Seb, sabi. Nag-buyback. Oh, nag-buyback siya. Ano nung ano to? Gusto lang niya mga secure ages. Yes, kailangan na talaga. Napatay naman nila dun si Amar. May buyback din si Amar dito, pero wala siyang double damage na pinangahawakan. Kailangan nilang bilisan. Power shot to scout. Etong loob ng pit. Seb, paano diskarte? Hahatak, babatak. Pero nandun yung Earthshaker para guluhin yung mga nasa backlights together with Brewmaster. Nakuha ng Aegis of the Immortal. Nahanap din si Taiga pero napalipad nila si Yuragi. Kumunating stun. Enchantress control unit. Patay yung ES. Di na siya nakapag-perform ng Echo Slam dito. Pero ang pinaka-objective lang talaga doon ng Beast Coast is yung Aegis. Kaso nga lang, is it worth it? Napabuyback siya para lang dito sa Aegis na to, Darkstar. Once mag-jump siya, may additional HP. Pero nakita nila, yun yung nakakapigo na gusto ko kanina pabanggitin, Darkstar. Yule Scepter and Ethereal Blade para makite mo yung isang Ursa. Pag itong si Amar bumili pa yan ng Halberd, ha? Ewan ko na lang talaga, pero makikita nila si Seb na Yules once again! Delaying this Ursa! Si Osober, mga kaibigan, di makahampas, pero makakapatay silang dalawang support. And Beast Coast fighting pa rin dito sa game number 2, Darkstar. And now, BZM, makikita pa siya. Pwede. Nung Brewmaster. Pero para lang makapabuhay man siya kahit papano. Opo, one-on-one with a great one. Carry sa carry matchup. Pero si Seb, tumulong, mga kaibigan. 1v1 sa dalawa. Nandun yung Shackles. And eto na rin si Taiga. 1v1 na sa tatlo. Tutulong si Stinger. Pero wala kang pwedeng pakialaman sa labang ito. They need backup. Eto na, na-Shackles ni Seb! Yung Brewmaster! Tama yung Blood Rite. Pero nakapag-Primal Split na. Namatay dun si Taiga. And eto na yung chance naman ng Beast Coast to punish OG. Seb will fall surely sa kamay ni K1 dito. Pero ring around the Rosie with a blink. And Uncle Drew, is that you? Oh, no. Shaking and baking, mga kaibigan. And Smile, focus na lang daw sila dito kay Amar. Napigilan yung sabit niya sa puno doon. Oh, Tarzan, nabalian. Pero mapipitas pa rin nila yan, courtesy of that whole BZM now. And entry Echo Slam, solo lang naman yon para kay Gojira. Four heroes will be punished ba? Hindi, tatlo lang. It's either or either, guys. Eto na yung smoke play. Usok sa usok, mga kaibigan. Sino mauna? K1 na break yung smoke. Nahanap si BZM. Pero Shockers, look at that play coming from Seb. Di nga lang tatama masyado dun yung Blood Rite. Nakapag-react din sila agad-agad. Pero na-force out na yung mga BKBs ng Beast Coast. They have repressure din naman to fight. And Amar focusing on Ursa. But the Echo Slam by Gojira Kotsu. They will delete that Mercy. And now, mapipitas ba si Seb? Nakuha na si Amar dun sa likuran. That's gonna be K1 to take him out. Kalat yung teamfight natin. Enchantress pa lang namamatay dito para sa side ng Beast Coast. Jumping in. Meron pa Primal Split. Ulit si Brewmaster. Look at that Fissure and Gojira. Clutch siya sa game na to. He's nowhere dun sa game number 1. But di na si Amar. Kasi si Amar nag-hex eh. Nahanap si Seb. May teammate ba para at least tumulong? Nandun na yung slow. Stinger. Shackles connecting. Pero mukhang Seb. Mapipitas na siya dito. Naku, puwersado. OG, pumasok si Taiga to take Earthshaker, but the Cyclone by Brewmaster. Tapos nakuha yung Aegis of the Immortal. Sticky play from Beast Coast. Hindi pala yun yung gagawin talaga nila. And now, naipit si Yuragi. Low on HP. Taiga ngayon palang mamamatay. Nagkanda leche-leche na OG. And for Beast Coast, mukhang Biba Pit Senior na dahil si Amar mapapatay din siya ni C-Smile. Biba Pit Senior para sa mga tropa ng South America. Na-delay pa nila. Nag-sneaky rush pa. Yup. Kasi wala nang papatay dito sa Beast Coast the moment na... And two buyback yung Team Verso. They can push this high ground right here, right now without Earthshaker. Ice lang. Ethereal, but the Lincoln Spear protected plus BKB just to make sure. Silence is there as well. Yuragi trying to fight. Kinakain niya ngayon yung static leg. Mababash kaya tanong K1. Pero they need to focus on the objectives. Dinedelay lang sila ng OG. Hindi sila pwede kumagat. Ang Gator Shackles with the hanging habagat ni Mang Tani.
And now, by a blink in, etong si Smile. Another Lincoln will be po para sa kanya dito. High ground. OG needs to be careful. Kompleto sila dito. Tiger with a clutch. Nimbus Cloud and then Static Link. Rapture. Buhay ba? Makakabalik. TP out. Pero this is only a tier 3 tower na mababasag ng Bisu. Si Panda. Dito sila nahihirapan eh. Oh. Ito na yung team fight. Naku, patay agad yung Enchantress doon ha. Pero late magre-react dito yung Beastmaster. Sorry, Brewmaster. Naku po, nahanap si Amar. Wala na siyang magagawa dito. Nandun yung Razor para salubungin siya. 1 minute and 30 seconds. Once again, they will wait for Amar. And Amar going... Andito, very confident sa game. And nagpa-farm pa si Yuragi. BKB na forced out. Natutulungan ni Taiga. Pero nag-ahabol sila dito with Static Click. Solid right click damage yung paparating dito if ever for Yuragi. But the Nimbus Cloud will delay this chase. Corey Chase. May repressure pa. Pwede ba silang mag-go? Oh, si Seb. Nahanap pa si Seb dito mga kaibigan. Nice fissure block. Plasma field. Tons of right click damage. K1. Mga kaibigan dito. And speaking... of a repressure, naka-Q na rin yan for Zeus. Going for Hex din siya, and Amar! Ganyang mukha, pinatay, oh no! Lumabas pa kasi siya dito, and Amar! What is he doing? Kumamatay, wala na naman siyang buyback! Amar is messing up, and Smile! Yuragi pa! Pumasok na, look at the confidence with the BKB! Walang pakialam sa damage dito na pwedeng ma-deliver ni Yuragi! Sana nilang isugal to. Pero walang magdi-divine sa kanila, kulang sila sa pera. Yup, and ito, nahanap pa si Amar na naman. Guess what? Yung scepter is there, pero nakaabang na yung kupunan ng Beast Coast para i-punish. Nandun yung Ethereal Blade nung Zeus to help his teammate. Again, a 90 seconds dead Amar. Ulit! Parang mapapagalitan ni Seb at bibigyan ng matinding motivational speech like play, play, play. Mm-hmm. Play, play, play. Just play Dota. Oo, play, play, play. Play, play, play. Kung totoo sa'yan, wala nang kwenta yung Go Scepter dito. Nadidispel lang nung Wind Pand eh. Mm-hmm. And ano na to ha? Nakaka-frustrate na for Amar na always siyang nahahanap din kasi dito ng Viscous. Feeling ko na-redeem na ng mga Viscous yung sarili nila. Nababawian na nila dito si Amar. Look at K1 score sa ang ganda nung pasok ni Gojira. And that's it. To tie this series, ladies and gentlemen, we have a game number 3 na paparating Darkstar. Solid bounce back for Beast Coast. 43 minutes yung naging tagal.